Nakita ko kanina sa drone na mayroon palang kalabaw doon sa may kubo na nasa tuktok mismo nitong Borol. Mula doon sa malayo ay tanaw na natin itong maputing buhangin na may halong corals. Napatigil po kami dahil sa ganda ng mga rock formations na makikita dito. Yung mga mambabarang, mangkukula, may mga naririnig kang ganyan. Meron po talaga. Kung tawagon din hiha, samar, pandadaot. So lumulutang po itong mga floating cottage sa pamamagitan nitong mga plastic na drum sa ilalim. Meron po silang floating bridge na gawa sa kawayan kung saan pwede po kayong tumulay papunta dun sa kabila o papunta dito sa mga tipak ng bato. Sa FTV, welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw, ay atin naman pong bibisitahin ang mga isla na matatagpuan sa southwest part ng Samar. Ito po yung mga islang hindi pa accessible sa pamamagitan ng mga kalsada. Kaya naman ngayong araw, sa pamamagitan ng bangka, ay atin itong bibisitahin para inyong makita at masaksihan ang natatago nitong kagandahan. Yun. So mula dito sa Jollibee Palo, ay magta-travel lamang tayo ng halos isang oras papunta sa Babatnon, Leyte, kung saan tayo sasakay ng bangka papunta sa mga islang ito ng Samar. So ngayong ready na po tayo sa ating panibagong biyahe. Tara na! Let's go! Thank you! Pagas po muna tayo kasi medyo mababa itong biyahe natin. Very focused for ito, sir. 1,000? Waray? Warays. Mag-open pala. Ayan lang. Yan yung mahirap sa Petron kasi pag umaga ay pahirapan yung pagsusukli. Try natin dito sa Shell. Unleaded, full tank. Ayun. Daan po muna tayo dito sa Robinson's North. Dito sa may terminal kasi meron po tayong kaibigan na nagaantay dito. Yung isa pa nating makakasama sa ating travel ngayong araw. Habang inaantay po natin yung isa pa nating makakasama sa ating biyahe ay ikutin po muna natin itong new bus terminal at titingnan natin kung ano yung mga bagong pasilidad, yon, mga bagong istruktura na nandito. Let's go! Ikot po tayo dito kasi yung kalsada dito sa terminal ay puro one way. Kailangan nating lumabas at pumasok para marating yung kabilaan nitong terminal. Pasok po tayo dito. Tingnan natin kung bukas na to. Davao Metro Shuttle. So yung mga bus ay nandito sa baba nitong terminal. Habang yung mga van ay nandito sa second floor. Uy! May third floor pa. Tingnan natin. Hanggang third floor pala itong bagong parking building dito sa terminal. Wow! Tulad po itong building sa mga napuntahan na naming mga parking building ng iba't ibang kilalang mall sa Manila. Sumula naman dito sa bagong parking building, silipin naman natin itong side na to kasi dito natin makikita yung mga bagong opisina ng gobyerno. Ito yung opisina ng BIR dito sa Tacloban City. Itong CSC
DPWH ay dun sa likod nitong CSC at etong CDA. At dito naman, sa harap nitong mga opisina, ay yung bagong Abukay Park ng Tacloban. Dito naman sa kabila, ginagawa naman yung magiging food court nitong terminal. Once na matapos na itong mga ginagawang pasilidad dito sa New Bus Terminal, ay asahan po nating mas magiging organized, mas magiging maganda yung ayos nito. Kasi nga, may ilalagay na sa pwesto yung mga tindahan, sasakyan, at mga establishmento na nandito sa New Bus Terminal. Bagamat tapos na ang bahaging ito ng kalsada, hindi pa rin ito lubusang magamit ng mga motorista dahil sa mga nakahambalang na poste. Wakas, narating na rin natin itong town proper ng Babatun, Leyte. Ito po yung shortcut papunta sa Ormoc City. At ito naman, diretso papunta sa sentro ng bayan. So, diretso na po tayo sa may port area para makahanap tayo ng bangkang ating pwedeng masakyan papunta sa Daramsamar. Wow, medyo maaliwalas na dito. Matapos ang halos isang oras na travel mula sa Palu, Leyte, ay narating na rin natin itong port area ng Babatun, Leyte. Dito po kami nagpark sa gilid mismo nitong covered court. At dito ay safe naman daw kasi babantayan yung mga sasakyan namin ni Sir Richard. So nagbaon po kami ng tubig kasi walang mapagbibilhan doon ng tubig. At iba pang mga snacks, ayan, tulad ng tinapay, chichiria, at iba pang mga inumin. Yun. So nagbaon din po kami ng kanin, ulam, at kung ano-ano pa na pantawid gutom. Makakasama po pala natin ngayon yung dati nating nakasama sa ating mga biyahe. Ito si yung fan. Yung fan ni Kim Jong-un. Ito naman yung founder ng Lazada. Ito yung TVRMC. Yun, yung may-ari ng TVRMC. Ito naman yung operator ng bangka, yung magdadala sa atin papunta sa Kandiwata Rock Formation. Ano pangalan, sir? Jadil. Maliban sa Kandiwata, pupuntahan din po natin ng ilang pang mga isla na sakop ng Talalura at Daramsamar. Subaybayan niyo po yung ating biyahe ngayong araw kasi marami po tayong lugar na bibisitahin dito sa bahaging ito ng Samar. So ngayon nga pala ay nandito tayo sa port area ng Babatun, Leyte. At dito, makikita po natin ang hilera ng mga tricycle, hilera ng mga bangka sa kabila, at yung mga pedicab, yung mga sasakyang nag-aantay ng mga pasahero. Kaway kayo? Vlogger. Pangalan? Edwin. Saan yung ruta nyo? Dito, Babatun hanggang Tagpuro. Tagpuro sa Tacloban? Oh, yan. Oh. Medyo malayo pala yung kayang maabot itong mga sidecar. So yung inaantay nyo dito, pasahero. Mga pasahero galing saan? Ah, dito lang, kung galing Samar, galing Babatun, papuntang mga pariyo-pariyo. Oh, daw, madalunot. Tama ka sa paisay. Okay, thank you. So yung presyuhan ng bangka dito ay nagre-range ng 2,500 hanggang 3,000. Itong bangka na sinakyan natin, nagkakahalaga po yung rate nito ng 3,000 hanggang 10 katao yung pwedeng isakay ng bangkang to. Kaya kasyang-kasya po tayo kasi nga 6 lang tayo sa grupo. Habang nasa biyahe tayo ay mag-aalmusal po muna kami para hindi masayang yung oras. So tingnan po natin yung ating mga pagkain ngayon dito. Yung ating iti-take out sa Jollibee. Ito po yung sweet mango pie,
Tama ba? Peach mango pie nga pala. Tapos etong Chicken Joy na may 4 pieces. Ito po yung bago sa Jollibee. Kasi yung iba nadadamihan sa 6 pieces, yung iba naman namamalan. Tapos may mga grupo kasi na hindi aabot sa 6. Kaya yung ginawa ni Jollibee, gumawa po sila ng bagong offer na hanggang 4 pieces yung chicken. Yung kanilang bucket chicken na may 4 pieces. Mas tipid. So dalawang bucket chicken yung dala namin. Tapos etong mga pineapple, saktong-sakto para sa mga ayaw tumaba. Tulad ko. Yan, tulad ko. Makikita po natin dito yung baybayin na nasa sakop ng Santa Rita Samar. Yan po yung Leyte. At eto naman yung Samar. Yan po yung San Juanico Strait. Kung saan, eto yung daanan ng mga barko papunta sa Tacloban City. At eto naman, yung mga isla na sakop ng Biliran. Wow! Okay, let's go! Dulas, madulas! Sobrang dulas. Makalipas lamang ang ilang minuto mula nang umpisahan natin ang ating travel mula doon sa Batngon, narating po natin itong barangay na Batas Dako ng Talalura Samar. Ito po yung Talalura, then sa kabila nito ay yung Santa Rita. Dito naman sa kabilang side, yung Daram Samar. Napatigil po kami dahil sa ganda ng mga rock formations na makikita dito. Yung mga una naming travel papunta dito sa bahaging to ng Samar ay hanggang sightseeing lang po kami dito. Hindi nga namin nalapitan itong rock formation. At ngayong medyo mahaba yung oras natin sa travel, kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon na tumigil at makita ito ng malapitan. Kikita nyo naman, parang sponge yung korte nitong rock formation na nandito. Para sa mga ikakasal, magbe-birthday na naghahanap ng lugar kung saan maganda mag-picture-picture, pwede nyo pong itry itong lugar na to dito sa Talalura. Siguradong marami kayong makukuhang naggagandahang larawan dito. Bukod kasi sa mga rock formations, pwede nating i-background itong mga bakawan na nakapwesto dito mismo sa ibabaw ng rock formation. Pwede dito lang tayo dumaan sa may gilid. Oo, oh, dito. Para makita natin yung mga magagandang spots dito. Oo, okay, thank you. Mula dito sa rock formation na to, hindi po namin alam kung saan yung next stop. Kasi kung saan yung makita namin na may magandang spot, ay mag-stop over po kami. Since napuntahan na namin yung Kandiwata dati, kaya yung main goal namin, ma-discover yung mga attractions na hindi pa masyadong na-expose dito sa bahaging to ng Samar. Wow! Ilang kilometro lang yung layo natin mula dun sa unang stopover natin kanina. Mararating naman natin itong Barangay Ikiran ng Daram Samar. Makikita po natin dito ang malabatanis na view. Nakita ko kanina sa drone na mayroon palang kalabaw dun sa may kubo na nasa
tuktok mismo nitong Borol. Nakita naman natin sa drone shot kung gaano kaganda itong mga Borol na nandito sa bahaging ito ng Samar. Talaga namang pang-Instagram itong view na makikita dito. So mula naman dito sa bahaging ito ng Samar, ay ituloy na po natin ang ating biyahe papunta doon naman sa western side ng Samar. Tara, let's go! Baksal Beach ng Daram Samar. Wow! Amazing! Ayan, so ilang minuto naman mula dun sa Barangay Ikiran nitong Daram Samar ay mararating naman natin itong Baksal Beach. Mula dun sa malayo ay tanaw na natin itong maputing buhangin na may halong corals. Pwede po kayong mag-swimming dito. Napakalinaw po ng tubig. At meron din po sila dito mga cottages. So, anong pangalan mo? Rodel. Taga saan ka? Tugas. Tugas? Ah, yan yung Tugas. Daram. Palagi ka dito sa Baksal? Oo, pero yun. Marami yung mga turista na napupunta dito. Dito lang, mga taga-Tacloban. Dito nga pala sa Baksal Beach, kailangan po nating magbayad ng 10 pesos na entrance fee. 10 pesos per head. Yung cottage, magkano? 300. Ayan. Wow! At matapos ang higit sa isang oras na travel mula sa Babatngon, Leyte, ay narating na rin natin itong Barangay Mabini ng Daram Samar. Dito makikita ang sikat na rock formation ng Samar. Yun po yung Kandiwata Rock Formation at eto po yung Barangay Mabini. Bago po natin puntahan yung mga rock formation na yun, ikutin po muna natin itong barangay at tingnan natin kung ano yung meron dito. Adi, miday, biday. Adto, kandiwata. Taga din nila kamo. Makikita po natin yung mga lambat na nakahilera dito kasi halos lahat ng nakatira dito ay sa pangingisda na bubuhay. Ito po yung mga kayak na pinarerentahan nila dun sa kandiwata. Uy, may motor. Pag may motor, ibig sabihin may kalsada. Kaya naman, ilang metro lang mula dyan sa bahay na yan na may motor, makikita naman natin itong kalsada. Binabaybay ng kalsadang to ang mga liblib na barangay ng Daram Samar papunta dun sa town proper. Kinokonekta po nito ang lahat ng barangay ng Daram at yung town proper ng Daram Samar. So kanina pa tayo nag-iikot dito sa Barangay Mabini. Nandito lang pala yung dapat natin pagtanungan tungkol dito sa mga cottage na pwede nating pagstayan ng overnight. Anong pangalan ng mga cottage na to? Kuan po, tourist lodge. Halimbawa, gusto naming mag-overnight. Ano po yung mga requirements nyo? Health certificate, travel authority, tikang hapulis. Kung halimbawa, gusto nyong matulog dito sa tourist lodge ng Barangay Mabini, kailangan nyo pong kumontak sa kanila, magpa-reserve in advance 5 days bago kayo pumunta dito sa Kandiwata para makapaganda sila. Kung halimbawa, may mga karagdagan kayong request tulad na lang ng mga pagkain at kung ano-ano pa. At kailangan nyo ring magbayad in advance, syempre, para magkaroon sila ng assurance na makukonsume nyo yung araw na pinareserve nyo. Ayun.
So, since napag-usapan na natin yung Kandiwata, ano po ba yung history ng Kandiwata Rock Formation? Barko daw po ito, kaya nga nalipakan. Amo ito nga nahimo daw nga bato. Bakit daw nalipakan? Kay nagpinaaway daw han misaingan ido. Usap-usapan din daw. Meron daw mga manananggal, mga ganon. May na-encounter ba kayo? Hindi ako naniniwala na may ganon kasi ako mismo hindi pa nakakakita in true person talaga na may nagtatransform pagdating ng kabilugan ng buwan. Yung mga mambabarang, mangkukulam, may mga naririnig kang ganyan? Yung mangkukulam, ganyan, meron po talaga. Kung tawagon din hiha, kuan ha, samar, pandadaot. Lalo na kung yung isang tao, tapos nakaka-LL doon yung isa. An LL? Nakakaangat. Basta nakakaangat sa buhay. Nakakaangat. Yun, tapos parang naiingit. Parang kukulamin yung gano'n. Tapos may nararamdaman sa katawan, yung ganyan. May mga nabalitaan ka ng gano'n? Opo. Medyo matagal yung usapan namin doon kasi marami talaga akong mga katanungan. So, nasagot naman yung mga katanungan natin. Ngayon naman, mula dito sa Barangay Mabini, ay pupunta na po natin yung Kandiwata Rock Formation. Wala pang 5 minuto mula dun sa Barangay Mabini ay narating na natin itong mga floating cottage dito sa Kandiwata Rock Formation. Ayan yung Kandiwata at makikita po natin dito itong mga bagong floating cottage na nakapwesto dito sa kabila nitong rock formation. Dun banda sa likod ay medyo malakas yung alon kaya dito nila ipinwesto itong mga floating cottage kasi dito medyo kalmado yung dagat. Kikita naman po natin. Lumulutang po itong mga floating cottage sa pamamagitan nitong mga plastic na drum sa ilalim. Meron po silang floating bridge na gawa sa kawayan kung saan pwede po kayong tumulay papunta dun sa kabila o papunta dito sa mga tipak ng bato. Good afternoon! Breaking news, isang kayak bumangga dito sa floating cottage. Nandito ako kasi balita ko, nandito raw kayo. Anong pangalan mo, madam? Kendra. Kendra? Yes. Tapos ikaw? Michael. Kayo yung mga tourism staff na naka-assign dito ngayon. Apa. Kayo ba dito palagi o may every mga... Day, entrance fee by 20 pesos per head. If ever kung gusto nila mag-cottage, meron kaming floating cottage large, may 1,200. Kung gusto nila ng may kiddie pool para sa mga pambata, para for safety yung mga bata, 1,000. At saka meron kaming small cottages na 750 yung isa. So ngayon ko lang napansin, hindi pala pare-pareho yung mga floating cottage na nandito. Merong simpleng malaking cottage, meron namang malaking cottage na may kiddie pool. Kung saan pwedeng mag-swimming yung mga bata. Kasi dun banda, pwede naman ding mag-swimming dun banda sa may rock formation. Yun nga lang, hindi na advisable para sa mga bata dahil nga sa mga bato. Kaya kami ng floating cottage na may pambata. Yung mga kayak nga pala, magkano yung renta? Yung kayak po namin is 100 per hour yung kayak namin, yung isa. So ngayon, hindi pa namin pinapayagan yung mga customer na pumunta sa rock para pumunta doon kasi wala pa kaming tour guide. Meron din kaming cave dito sa Kandiwata kaso pinagbabawalan namin ngayon kasi nga walang tour guide. Walang tour guide. Delikado pa kasi yung mga rock formation namin dito din matutulis. Yun. Kumusta ang swimming? It's okay. It's just matusok.
Plano sana namin kumuha ng underwater shots dito sa Candiwata gamit itong GoPro 7. Kumpiyansa naman ako kasi waterproof daw kahit walang case. Pero ang problema, nung nilublob dun sa ilalim ng tubig, pinasukan ng tubig yung loob nitong GoPro. Makailang beses ko na itong inilublob sa ilalim ng tubig. Ngayon lang siya pinasukan ng tubig dito sa Candiwata. So pangalawang GoPro ko na ito. Yung una is yung GoPro 6. Ganito din yung ikinasira. At dito naman sa GoPro 7, ganun din. Parang nagkakaroon na tuloy ako ng trauma dito sa GoPro na underwater daw pero napapasukan pala ng tubig. Ayan, so na-explore na po natin ang ilan sa mga islang matatagpuan dito sa southwest part ng Samar. Mayroon po tayong mga nalaman na mga kwentong katatakutan, kababalaghan. Pero ang pinaka the best talaga ay yung mga tourist attraction na nakita natin na talaga namang kamamanghaan. So marami pa po tayong mga nagagandahang lugar na pupuntahan sa susunod nating mga vlogs. Kaya naman stay tuned po para sa mga upcoming vlogs natin. Sa ngayon, yan lang po muna at samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.